Sisimulan ko po yung sharing po natin gamit po yung verse sa Psalm. Psalm chapter 37 verses 23 to 24. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. So, ang question po para sa aming lahat is, how is God preparing me for ministry? Para sa akin po, God prepared me through failures. When I say I failed po, maybe the first thing na may isip ng iba is my failure sa board exam. Pero hindi lang po yun. I failed a lot of times. So, first po, I failed as a daughter. Yes, I'm very sweet po. Napakadaldal ko po sa bahay. Madaming kwento. But despite all those jolly attitudes, deep inside, whenever I feel that it's unfair, hindi man po ako sumasagot internally, pero makikita po sa emotions ko na sumasagot ako sa loob ko. Kapag nautusan ako na sa di ko naman work, sobrang sumasama yung damdamin ko. Mataasan lang ako ng konti ng boses. Ang sakit-sakit na para sa akin. Dati po yun ah. So feeling ko po, ginagawa ko naman po yung best ko. Nag-aaral din naman ako, nag-review din naman ako. Parang feeling ko lagi na lang ako. So why? Bakit lagi akong nasasaktan? Bakit feeling ko lagi akong kawawa? Kasi po, tinitignan ko lang yung sarili ko. Ang binibilang ko lang po is yung ginagawa ko. Ang iniintindi ko lang po is yung damdamin ko. But through this, God taught me that when we focus too much on ourselves, we will not see the good things that are happening around us. Second po, I failed as a student. During my college days, masyado ko pong pinipressure yung sarili ko. Hindi po siya pressure na dahil matataas yung grades ko dati, na may pressure ako na maging mataas din. Pero hearing things from other students na di naman ako totally kilala, na kaya lang naman pumasa yan sa accountancy kasi di niya yung tito niya. Wait lang po, iyakan po talaga ako. Hanggang mamaya po to. Yan. Then from my professors po, sabi, hindi porket may kamag-anak kayo dito, ipapasa ko agad kayo. Meron din pong masangkap, oh, I will expect a lot from you. Meron ding masangkap ka, galingan mo. So these words kept ringing and ringing inside my head to the point na parang nag-aaral na lang po ako para may mapatunayan sa kanila. Instead of using those words as an encouragement, it became a burden. That's why I was too pressured to prove something. Yung parents ko nga po, never ako pinressure pagdating sa pag-aaral eh. Tapos sa iba po, parang sobra-sobra ako magpa-affect po. But nawala po lahat yun when I failed my law subject. Sobrang ko pong iniyakan yun kasi nga po, di ba, may pinapatunayan ako. So, bumagsak ako, so parang nawala lahat ng dapat kong patunayan. Pero po, yung pagbagsak po na yun, yun po yung nag-remove ng pressure sa akin. It hurt at first, but through this failure, God taught me that I don't need to prove anything in this world. Only His judgment matters. Next po, I failed as a businesswoman nung student days ko po. Marami po akong hindi na-maximize at nasayang na businesses because of my decisions. Ang lagi ko lang thinking, uso kasi itong business na to, meron naman akong pang-business, go ko na to. Lagi pong ganun. Hanggang sa nasasayang po siya. Madaming business and madaming pera din po akong nasayang. Kasi po dati, medyo madami po akong hawak na pera kasi nag-iipon po ako, Natasha, tapos resell.
So, may mga naipon. Yung naipon ko po, sinayang ko po. Ganun po nangyari. So, bakit po siya nasayang? Because I did not consult my parents, especially my dad. Yung iba nga po, nagpapasked pa for counseling. Pero ako, lagi ko pong kasama si Pastor Doy, pero di man lang po ako mag-consult ng mga gagawin ko sa buhay. Then, I didn't even pray if yung business po ba na yun was for me. But through this failure, God taught me to always seek and ask Him first. Because depending on our own will only cause bad decisions. So seeking God and consulting the authorities designated by Him will help us, will surely help us make proper decisions. I also failed as a fresh graduate looking for work. As an accountancy graduate, napakadalang po nung nag-take agad. Sobrang bilang lang po. So majority po, naghahanap agad ng work. But in my case, we decided na mag-take na agad ako. But then, even though I was reviewing, lagi po pa rin sinisingit yung pagsasearch ko ng works. Nagpapasa pa rin ako ng resumes sa madaming companies, kahit na nag-decide na kami na mag-review pa lang. So almost 40 companies po, work from home na work. Nagpasa po ako. Super confident po ako noon kasi alam kong magaganda yung certificates, saka trainings na meron ako. Then accountancy graduate po ako. Yung iba po nakukuha kahit ibang course. So parang ang confident ko po noon. Pero I was rejected by all. But through these rejections, God taught me that when I pray for something, so nag-pray po ako na, Lord, ipasa niyo po ako. Pero yung utak ko may ibang ginagawa. So God taught me that when I pray for something, I should also do my best and not be swayed by other things. Kaya po, now po, while I'm not looking for work, I'm contacted by more than 50 recruitment officers and HR, even the owner po. Pero hindi pa po natin sila nire-replyan kasi natuto na po ako na pag nag-pray na po tayo, nag-decide na po na, Panginoon, magre-review lang ako. Magre-review lang dapat ako. So, yun po, kung tayo po yung pumipilit gumawa para sa sarili natin, napakahirap. Pero kapag hinayaan po natin ang Panginoon to work for us, napakasmooth. I also failed as a reviewee. Actually po, I prayed for a review center that offers online review. God gave me a review center with a high caliber reviewer lineup. Actually po, yung review center ko po, complete package. But I did not maximize its resources. I read a lot of other books. I read a lot of reviewers. I answered a lot of questionnaires. That is not my review center's material. So I even had comparisons, bakit si sir, ganito yung turo, eh si attorney, ganito naman. So hanggang nagkaroon po ako ng confusions, kung sino ba dapat yung sundin ko? Anong method ba dapat gawin ko? Instead of focusing on one review center, I catered other review centers' materials and teachings. Then there came the monthly assessments. It pressured me a lot kasi hindi ko masagutan ng maayos. Yung simple questions lang, dun sa assessment. Kasi nga po, napakadami pong pinakinggan na turo. I did not trust the review center that God provided for me. So through these confusions, I learned that when God provides an answer, we should fully trust Him. Trusting Him will give us enlightenment and not confusions. And when we abide in His words, we will never doubt ourselves. Because we know and we are convinced it is not us who will work, it is God. And lastly po, I also failed in handling my commitments as a teacher, as a leader, and as a praise and worship member. 11 years ago po, I started assisting in Sunday school. Hindi lang po Sunday school, pati po sa paghayo. Kay Ate Jen, yung nag-assist po ako. Then after 3 years po noon, ako na lang po naiwan sa mismong Sunday school. Then, yun po, doon po nagsimula yung first batch ko sa Ladia. Then that time po, di po ako nagsusearch ng ikaka-improve ng lesson.
Kasi parang ang alam ko lang po, magtuturo lang ako, pag-aralan ko lang yung lesson, ganun lang po. So I'm just preparing lessons, then next Sunday, same routine. Then nung time po na na-appoint ako as Sunday School Chairman, doon ko po na-start makita lahat ng failures ko as a teacher. Walang pinagbago yung materials, wala akong calendar of activities. Hindi man lang ako naghahanap ng ibang teachers na pwede kong makasalitan para makapakinig dito sa loob. Kulang ako sa pag-search for other materials and for other improvements. That time, words po lahat na pumapasok sa utak ko. Pag naisip ko po yung mga commitments ko, ang laging pumapasok sa utak ko, hala, paano ko hatiin yung oras ko? Meron pa akong kailangan i-prepare na lesson, may materials. Kaya po pag bigla ang may magsasabi sa akin na, o ikaw muna magpa-awit, ikaw muna sa prayer time, parang ang bigat-bigat po sa damdamin ko. Though ginagawa ko siya, mabigat. So kung tatanungin po ako dati, parang kahit ginagawa ko siya, ang sagot ko talaga, no. Kasi parang gusto ko mag-focus sa isa, ganyan. But then, puro reklamo lang yung nasa utak ko. I'm full of what-ifs and worries. I needed to experience that para makita ko na I failed. So that I will now know what to improve. Actually po, mas madami akong ginagawa ngayon compared sa ginagawa ko dati. As in, mas madami po. But if you would ask me now, I will boldly say yes. Why? Because God made me realize na kung sa kakayanan ko lang ako nakatingin, hindi ko talaga kaya. If I would only see Him as the one who works, nothing will be a burden for me. So summary po, bakit po ako nag-fail? Because I attempted to do everything on my own. I'm concerned of what others might think. I did not trust the answer God gave me. I did not do my best in everything. And I fought based on my decision. And my biggest failure po is that I feared failure. Sipon lang po to. And I avoided to fail. But what these failures did to me? God used all those failures, rejections, and confusions to transform me, to realign my perspective, to enlighten my spiritual eyes, and to humble and refine my heart. These failures removed my selfish thoughts. This made me stronger. This helped me to trust and rely on God alone. And these failures became a vital part of the good things I'm experiencing right now. So in closing po, I would like to read 2 Corinthians chapter 4, verses 8 to 9. We are often troubled, but not crushed. Sometimes in doubt, but never in despair. There are many enemies, but never without a friend. And though badly hurt at times, we are not destroyed. Sa ano po natin? Life's question po. Share one of your failures that helped you grow more as a Christian. Dito na lang. Sa loob.